Siyempre, kailangan natin ng kalahating kilong ube, more or less. Ito, ready na, mabibili nyo sa grocery, boiled and mashed na. Kung wala kayo nito, pwede naman kayong siyempre gumamit ng fresh. So, punta kayong palengke, bumili kayo mga 600 grams. Kailangan sobra kasi pakukuluan nyo pa yan at babalatan nyo pa yan, mamash nyo. Kaya ang makukuha nyo lang ay mga kalahating kilo sa 600 gram. Ang problema kasi pag bibili kayo ng fresh na ube, malalaman nyo na iba-iba ang kulay ng totoong ube. May talagang violet, merong puti, merong kulay gray. Kaya kadalasan magdadagdag talaga kayo ng food coloring. Yung iba naman naghahalo ng kamoteng kulay violet at nagdadagdag na lang ng ube flavoring. So lagay lang ho natin ang ating ube sa kawali or stainless na pan o quart saucepan. So kahit na anong lutuan na meron kayo, syempre mas safe kung stainless. Kaya nga lang, pag stainless, mas mabilis mag-absorb ng init. So tuloy-tuloy lang yung halo, hindi nyo pwedeng iwan. Kino-compare ko sa aluminum pan. Ano? Pwede din naman teflon coated or ceramic coated, basta gumamit lang kayo ng wooden spoon o ng rubber scraper para hindi makayod yung coating ng kawali nyo. Nasa sa inyo po kung gusto nyo magdagdag ng pandan, dalawang dahon ng pandan para mabango siya. Yung iba, naglalagay sila ng vanilla. Para sa akin, hindi bagay. Mas maganda pa magdagdag kayo ng pandan oil flavoring kung wala kayo talagang fresh na pandan. Mga patak-patak lang ho yun, ha? Huwag niyong sasobrahan. Ang susunod natin na ingredient, isang malaking lata ng evaporated milk. Ang daming pwedeng i-substitute dito. Matutuwa kayo kasi pwede din kayo maglagay ng 2 cups ng kakang gata o yung second extraction ng gata. Or pwede din kayong maglagay ng buttermilk o skim milk, 2 cups din. Lalagyan din natin siya ng isang malaking lata ng condensed milk. Since gumamit ako ng condensed milk, hindi na ako maglalagay ng asukal kasi matamis na siya eh. Pero kung type nyo pa rin maglagay ng asukal, siguro mga 1/2 cup hanggang 3/4 cup na puting asukal. Pag gumamit lang kayo ng mga substitute katulad ng gata at saka ng mga fresh milk at saka lang kayo gagamit ng sugar. So lutuin natin sa medium fire, low to medium fire. Tapos gumagamit ako ng scraper, tapos continuous na halo ng halo hanggang sa manghawit na kayo. Continuous lang po yung halo, huwag niyo pong iiwan kasi stainless. Kung meron kayong aluminum pan, yan pwede nyong iwan saglit-saglit. Kung gusto nyo super linamnam, pwede din kayong magdagdag ng 2 egg yolks. Yan, mas mabilis siyang lalapot. At sigurado ako napansin nyo na maputla yung ube ko. No, ayoko na magdagdag ng food coloring since kami lang naman din ang kakain ito. Pero kung pang-commercial po, kailangan nyo po maglagay kasi hindi siya appetizing tingnan kung ganyan ang kulay. Naalala ko lang ang ate ko kasi gumagawa din siya ng ube. Naglalagay siya ng gabi, no? Boiled and mashed din. Masarap din, mga maliit na gabi lang, dalawang maliit. So pag napansin yung malapot na siya, na katulad yan, no? Pwede na kayong maglagay ng mga 2 to 3 tablespoon ng butter. So habang mainit pa, kung nagko-commercial po kayo, lagay nyo na ho sa pote. Ako nilalagay ko lang siya sa glass na Pyrex at lalagyan ko siya ng topping. Since hindi naman ito masyadong matamis, so nilagyan ko siya ng makapuno preserve sa ibabaw. Para dun sa mga maraming source ng buko, pwede din kayong maglagay ng buko. Siguro mga 1 cup yung malakanin, ha? Kasi mabilis madurog kung masyadong malambot yung buko na lalagay nyo. By the way, pwede din kayo maglagay sa llanera. Ito, dinagdagan ko pa ng latik para super super sarap. Yung iba, gustong pahabain yung buhay, so nilalagyan ng sodium benzoate. Pero kahit wala namang siyang preservative, tatagal naman siya ng mga 1 to 2 weeks basta naka-refrigerate. Basta po kakanin, kailangan i-consume nyo kaagad within 3 days. Yun ho ang the best. Kasi ho, may dairy yan eh. Kung gagamit kayo ng mga fresh milk, buttermilk,
Yung iba naman, naglalagay sila ng powdered milk. Ano? Imbis na 2 cups na gatas ang ilalagay ninyo, gumamit kayo ng 1.5 cups na buttermilk powder and 1/2 cup na tubig. Ito po ay nilalagyan ko lang ng dekorasyon para maganda ho siyang tingnan. Yan ho ay pandan na ginupit ko lang. Maraming marami pong salamat. God bless. Ang dami ko pa pong educational videos. Watch po kayo. Pastillas, pulburon, maha mais, paggawa ng latik at napakasarap na tubig.